Ikaw ba ay naniniwala sa aswang, mga tol? Ito yung mga nilalang na nag-aanyong aso, baboy, na tao, na nangangain ng tao, mga tol. Yung aswang o asowang, di ba nagsimula yan nung panahon pa ng mga Kastila, mga tol, ginawang panakot. Pero marami nagsasabi na totoo daw sila at marami na ang nakakita at nabiktima daw nito. So dito sa panonoorin natin mula kay Kwentong Pino PH, mga kapatid, actual video ng isang pinaghihinala ang aswang. Yan ang ating panonoorin, pero syempre bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Kwentong Pino PH, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Bisitahin nyo na rin ang kanyang channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe na. Naasa 500,000 na tayo, mga tol. Maraming maraming salamat po. Lalong-lalo na yung mga kasama natin dyan since day one. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Scary. Kwentong Pino PH, number 1. Ang videong ito ay kuha mula sa isang CCTV. Dito ay maaaninag mong parang may tumatakbo sa labas ng bahay. Oo, at nga, no? Bigla na lang itong nawala na parang bula. Parang pumasok dun sa bakod eh. Ayan, no? Ayon sa mga comment mula sa mga nakapanood ng video, ito daw ay isang multo. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Kung ako tatanungin, syempre alam nyo na, mga tol, ang sagot, hindi yan multo. Pero pwede yan isang elemento, isang espiritu na gumagala, mga kapatid, no? Na nandirito sa ating mundo. Dahil totoo naman, mga kapatid, panahon pa ng Panginoong Jesus, may mga masasamang espiritu na napagala-gala rito sa ating daigdig, no? Sa videong ito ay ipinapakita ang isang lugar na madalas ay may nagaganap na aksidente sa bansang Poland. Ano sa isang yun? Town na kung tawagin ay Punsk, bagaman diretso ang kalsada at malinaw ang visibility sa lugar, ay madalas pa rin nagkakaroon ng aksidente. May urban legend sa lugar na ito patungkol sa isang white lady na bigla na lang sumusulpot sa kalsada at nagiging sanhi ng aksidente. Minsan kaya ayoko mag-drive sa gabi nang ako lang mag-isa eh. Gusto ko may kasama ako sa sasakyan eh. Para may kakwentuhan, di ba? Sa video ito ay makikita mo na may kakaibang nangyayari sa ribulto. Misteryosong gumalaw ang necklace. Pero ang tanong, ano ang nagpagalaw dito? Ano sa tingin mo? Minsan yung mga ganitong rebulto, mga tol, napoposes yan ng masamang espiritu para manlin lang ng mga tao. Oy, teka, yung rebulto naghihimala, yung rebulto nagmimilagro. Tapos magsisipuntahan yung mga deboto, mga tol, no, hahaplusin, pupunasan ng panyo, biglang nakakapagpagaling na ng mga may sakit. Pero minsan kasi talaga, hindi pala minsan, madalas na kinakasangkapan sila talaga ng Diablo, magpapakita ng iba't ibang klaseng milagro para ihiwalay kay, no, doon sa dapat pinaglilingkuran mo, dapat na kinikilala mong Diyos, papunta sa mga bagay na to. Natanggal. Napigtal. Ang pangyayari sa video na ito ay naranasan ng isang teacher na si Jonas sa kanyang tahanan sa Harper City, Cebu. Alauna ng madaling araw, siya ay nagpapahinga nang may narinig siyang kalabog sa bubong.
ang sumunod na kalabog na narinig niya ay sa ibabang bahagi na ng bahay. Si Jonas ay kinakabahan na pero naglakas loob pa rin siyang sumilip sa bintana. At nang siya ay sumilip sa bintana ay laking gulat niya dahil may nakatingin sa kanyang isang matandang babae. Uy! Nanlilisik ang mga mata at may kakaibang manerismo ang matanda. Punyemas! Nagawa niya pa itong makausap pero wala sa katinuan ang mga isinasagot nito. Tinawag ni Jonas ang kanyang tiyuhin para tulungan paalisin ang matanda at tinakot nila ito na tatawag sila ng pulis. Nagulat sila sa bilis ng matanda sa pagtakbo. Pinaghihinalaan ang matanda ay isang aswang. Kinilibutan ako dun. May naabot mga kadiyaw sa'yo magibuhat. Alaon na, 4 na. Hindi mo naman pwedeng sabihin basta-basta aswang to eh, matanda to eh. Pero mga tol, alam mo yun, nakakatakot din yung mga yan kasi hindi mo alam kung ano yung pwede nilang gawin. No? Kahit matanda na yan mga tol, hindi mo alam baka mas malakas pa sa kalabaw yan. Kapadong. Yung ano naabot mang kadiri. Ano mga helicopter. Kung siya nakik sa kuan ato. Parang sa bubong siya dumaan. Grabe no, pagbukas mo ng bintana mo, bigla may matandang ganun ang nakatakot. Ang video ng ito ay kuha sa 1790 Inn sa Savannah, Georgia, na kung saan ay may isang kwarto na maraming kababalaghan ang nangyayari. Mm-hmm. Ayon sa mga gumamit ng kwarto ay marami daw silang naririnig na ingay dito na hindi maipaliwanag kung saan nagmumula. Meron din nagsasabing may mga anino silang nakikita sa kwarto. Pero ang pinaka nakatatawag pansin sa kwartong ito ay ang manikang ito. The third floor, this is the haunted room. That's across the street there. This really, that's happening. I mean, well, I don't really want to, if this keeps going on, I really don't want to stay here. I really want to leave. All right. Well, I understand that. I'm getting a little spooked too, but we did forgot to say about what I saw up there on the ceiling. Oh, the fan. Yeah, there is no fan in this room, as you can see, and yet I saw at the top of the ceiling the kind of like the shadow effect of like when a fan blade goes around and then it's shot. But just remember, we paid a lot of money for this room, so I'm not. Yun na. Napoposes din, no? Shucks. Yung mga ganyan mga bagay, ano eh, napoposes din yun ng mga bad spirit, eh. Gusto yung makita mong ganyang gumagalaw. Kung meron kang manika sa kwarto mo, tapos nakikita mo biglang gumaganyan, nakatitig sa'yo habang natutulog ka, ay hayop. Nakanang yan. Alam mo, buhay na buhay talaga oh. Sa videong ito ay pinaliliwanag ang kanilang pagtataka sa kanilang CCTV motion detector na palaging nag-a-alarm kahit wala namang tao. Mm-hmm. Kaya inisip nila na baka insekto lamang ang sanhi ng motion detection sa CCTV. Oh, sinubukan nilang tingnan ang mga picture ng kuha mula sa CCTV pero wala silang makita. Kaya minabuti nilang i-review ang CCTV at ito ang kanilang nakita. Yun o, may gumagalaw o. Isa ba itong orb o isa lamang glitch mula sa CCTV? Ano sa tingin mo? Pwedeng maliit na insekto na dumaan mismo sa lente. Kaya ganun na siya kalabo, no?
Maraming explanation eh. Pero yung motion detector kasi minsan, kaya ayoko ng ganun sa mga CCTV kasi minsan may dumaang daga, ipis, di ba? Ano pa eh, hassle pa eh. Sa video ito ay pinapakita ng bus driver na may pasahero pa siyang nakikita sa CCTV. Oong ano, hala. Ng kanyang puntahan para i-check ang pasahero. Wala naman na. Second floor pa ang bus, sosyal. Ay wala siyang nakita. Ang video ito ay kuha mula sa isang bus sa India habang kinakausap ng konduktor at ng bus driver ang pasahero nang may napansin silang kakaiba sa pasaherong babae. Tinanong nila kung saan ba siya papunta pero hindi ito sumagot. Napansin din nila na walang mukhang maaninag sa pasaherong babae. Wala ring anino ang babae. Kaya natakot sila at dinala nila ang bus sa police station. Pero nang sila ay dumating sa police station ay wala na ang pasahero. Sumasagot eh. Baka nang takasan lang sila. Ang video ito ay kuha mula sa CCTV malapit sa simbahan ng Dupax del Sur. Dito ay may makikita kang isang matandang babae na nakasuot ng makalumang pananamit. At tila ang matandang babae ay transparent. Oo, na animo ay isang espiritu. Tumatagos yung ano eh. Baka sa quality lang ng camera. Ayan oh. Oh. Nawawala siya eh. Oh. Napaka walang kwenta. Inyo sa isip ba? Hindi ko pang baguhin. Babae ay transparent na animo ay isang espiritu. Nawawala eh. Oh. At tumatagos yung dingding sa likod eh. Oh. Oh. Tapos ang suot-suot niya parang panahon nila Maria Clara, mga ganun ng datingan. Dito sa videong ito ay makikita mong may binigay na manika ang ama sa kanyang anak. Ayon sa kwento ay isa itong Christmas gift na antique doll. Matapos itong ihatid ng kanyang ama ay umalis na rin ito. So, yan ang wag na wag mong ibibigay sa anak mo, yung mga antique doll. Kasi yung pinagdaan ng henerasyon at kwento niyan, napupuno yun eh, mga ganun mga bagay kasi. Mga bad spirit pwedeng umano, no, pumunta dun sa mga... Ako hindi ako naniniwala sa multo, mga tola. Naniniwala ako sa mga fallen angels, mga masasamang espiritu, mga tol. Balit ang mga susunod na pangyayari ay makapanindig palahibo. Uy, bumukas yung pinto. Hinihila. Uy. Putek.
video recording ng kanyang ama kinabukasan ng umaga. Aba, ready ready ang tatay ha, naka-video talaga ha. Talaga pag Japan malabo video eh, no? Ay putik! Ay wala, ano na to? Oh, ano na to? Fake. Ang sakit sa ulo nun ah. fake na yung last video na yun, pero kinilabutan pa rin ako dun. Pero fake yung last video mga tol. Kasi nilagay ng tatay, pagpasok ng tatay, nakaready yung video, parang may ine-expect siyang mangyayari, no? Tapos pagbukas ng ganun, may nakangiting bata, ay putek na yan. Well, ano masasabi ninyo mga kapatid? So yung aswang pala rito, yun lang yun, yung matanda. Tapos compilation na siya ng ibang mga nakakatakot na video. No? Pinaka nakakatakot yung last video, pero yun na nga, no? Parang fake siya para sa akin, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!